Let's go! So yan, good morning mga tol. Welcome back to my channel. Mag-unboxing tayo ng AVR. Pero meron din akong isi-share na na-encounter ko sa speaker ko na akala ko ay nasira. Then ang nabili kong AVR ay Himark na 1500VA servo motor. So yun, si Himark mayroong fuse na 250 volts then 10 amperes. So yun, bumili na rin ako ng spare in case na pumutok siya sa kalagitnaan ng event. Meron tayong pang-backup agad. Pagdating naman sa harapan ni Himark, meron siyang tatlong outlet ng 220 volts then isang 110 volts. So yun, binilhan ko na rin siya ng outlet cover para sa 110 volt. Siyempre, ang gagamitin lang din naman natin is 220 volts. Mapapansin nyo dyan, mababa ang supply ng kuryente dito sa amin. Nag-range lang siya ng 208 volts. So, oh no! Kaya din ako napabili ng AVR. Dahil nga sa mababa din yung supply ng kuryente dito sa amin. Sa susunod na video, doon nyo makikita yung epekto sa Tapro X15A ko, yung mababang voltahe. So kung meron kayo dyang headset, suotin nyo lang para mapakinggan nyo yung epekto talaga ng mababang voltahe sa Tapro. I-test din natin yung ating AVR kung ang output talaga niya ay nasa 220 volts. Pakita ko na din yung laman ng AVR na to.
Then yon, salamat sa mga subscriber ko at sa mga new subscriber ko. So sana may mapulot kayong idea, lalong-lalo na sa mga naka-active speaker. So yon, malalaman nyo talaga dito yung halaga ng AVR sa mga active speaker. So thank you for watching and God bless to all.